So guys, so isa pa na common na sakit ng mga ibon natin pag tagulan na ganito. So sa bagay, kahit hindi naman tagulan o kahit anong season, nagkakasakit talaga yung mga ibon natin, lalo tagulan, yung one eye cold, sipon, halak, yan yung mga tumatama sa mga kalapati natin lalo pag naulanan. So hindi natin maiwasan na minsan nauulanan yung mga kalapati, yung mga young bird. So wala tayong magawa doon. Pero ako, as much as possible, yung mga young bird ko, ayoko silang nauulanan. Kaya nga sinasabi sa inyo nung mga nakaraang mga vlog ko pa, yung mga kalapati ko na young bird na tinuturuan ko o yung mga nagre-raging na sa akin, hindi ako nagpapalipad ng umuulan. So pagka umuulan, hindi sila pinapalipad. So iba-iba naman ang sistema ng bawat pansir. Yung iba, pagka umuulan na, dyan nagpapalipad sila kasi nga para daw masanay nga sa ulan yung mga ibon. So sa akin, pagka umuulan, hindi naman ako nagpapalipad. So marami akong mga ibon na nagpanalo sa puling na malakas ang ulan na dumarating sila. Merong mga ismash talaga na nagkaklak sila talaga. So tingin ko hindi ugali na ng ibon yung ano, yung kailangan ng ibon natin, hindi magaling. Ang ibon natin dapat malakas ang loob. So kung yung mga ibon natin na tinuturuan natin na lumilipad ng umuulan, so sana pag ismash maraming ano, maraming umuwi na umuulan. So hindi ganoon ang nangyayari. So mga ibon natin pag ismash, umiikot sila ng daan. So dumadaan sila kung saan yung maliwanag, papasout sila. Kaya sa akin yung mga ibon ko pagka galing na ng ismash, nag south, medyo alanganin na yun sa clocking pagka ganun. Pero ang clocking nun, mga ano na 700, mga pakatop na rin talaga pagka umikot sila galing norte, papunta sila ng south. Iikot kasi sila. So maghahanap sila ng ano, ng maliwanag na parte. So doon sila maghahanap. So ganun yung ginagawa ko. Hindi ako nagpapalipad. So bakit hindi nagpapalipad ng umuulan? So yun, kagaya mong sabi ng mga nakaraan, so ang tagal kong pinaghahandaan, ang tagal natin pinaghahandaan, tapos biglang umulan, nalaglag yung mga ibon natin, hindi mo masabi. Kasi yung mga ibon, gaya natin, yung mga ibon natin, pag nag-raging yung mga yan, lalo yung mga young bird, mga 20-30 minutes, mawawala yan, talagang magdadayo yan sila. So, pag na-tiyempo na malayo sila na at malakas ang ulan, so marami na akong nakitang mga ganyan na pansir na nawala ng ibon sa umuulan. So ako, hindi ko ginagawa talaga yung papalipad ng umuulan. So, yung mga young bird, lagi ko sinasabi, ito yung laging pinaka-prone lagi sa sakit. Kasi nga bakit? Dahil nga mahina pa yung immune system nila. So maulan na lang yan, maanggihan lang yan, makikita mo may one eye cold. Nakikita mo isa muna, dalawa, tatlo, apat, hanggang marami na sila, hanggang marami na. So ang ginagawa ko pagka meron ng isang, meron ng may one eye cold na, so ang ginagamit ko, Bacterid. Ito, ganito. Ang bili ko nito sa poultry supply 200 pero baka mas mura pa sa ano, sa Shopee o sa Lazada. Mas kung kaya niyo kumuha ng malaki, mas maganda 'yung malaki, mas makakamura kayo. Tsaka lagi naman kailangan natin, may nagkasipon 'yung ibon, nagkahalak 'yung ibon, nagkawanay ko 'yung ibon, bigyan natin ng ano, ganito. Ganito lang kasi 'yung ginagamit ko, wala akong ganung ginagamit na ibang mga pang-ibon talaga. So yung iba ginagamit nila mga pure gold, yung mga basta maraming ginagamit. So ito, injectable to. Kailan ko ba tinapit to? Parang 2022 pa ata. 2022 pa ata yun. So ito, injectable. Yung syringe na ano, wala ako rito eh. Hindi sa loob lang. Na 1 ml. Ang ginagawa ko, 0.3. Kunin mo sa ano, sa ringgilya 0.3, tapos tanggalin mo lang yung ano, yung karayom, tapos susulpak mo sa lalamunan direkta, 0.3 yon. Siguro mga dalawa, tatlong bigahin, tapos yan, magaling na yung ano, yung one eye cold o sipon o halak mo, o hanggang apat na bigayan, pinakamalala pa siguro yun. So yung iba, ginagawa nila ini-inject sa katawan. So iba naman yung sistema nila na yun. Yung sa akin talaga diretso na sa bunganga. Parang yun yung kasi nakasanayan ko, tsaka proven sa akin na maayos yung mga ibon sa ganun. So gumagaling agad. So iba-iba naman yung sistema. So pagka nagtatanong sa akin, ano ba yung gamot sa sipon,
ano ba yung gamot sa halak, ano ba yung gamot sa wanay ko. So ito lang lahat yun, bacterid, yun ang binibigay ko sa kanila. So matagal ko na rin itong ginagamit eh. Prove naman sa akin. Uli, comment nyo uli guys kung meron kayong ano, yung mabisa ang gamot sa mga wanay ko, sipon at lak. Mas maganda kung sama-sama na lahat para hindi na gagamutin pang one eye cold, pang halak, pang kung ano-ano, ano pa yung isa, sipon. So, mas maganda. Ito kasi lahat na gagamutin. So, yung iba-ibang sistema. Yung iba naman, pinagpapatak sa mata. Kasi karaniwan naman kasi, guys, pagka may one eye cold yung mga ibon natin, kasama na yung sipon yan at may problema yan sa ano nila, sa sipon, sa sigurado may sipon yan sa loob, yung iba. So hindi ko siya sabi na naman lahat kasi maraming matatalinong ano, pansier, baka kung ano-ano naman, hindi, ganito, maraming ganyan eh, magagaling. So imbis na mag-suggest ng maganda, pwede itong gawin, pwede itong ibabash ka nila o iano ka nila na hindi ganyan, di ganyan, ganito, di ikaw na magaling. So ako naman, kung ano lang yung mga nalalaman ko, kung ano lang yung mga proven sa akin na ginagawa ko, yun yung sinishare ko sa inyo. So ito rin yun, yung sinasabi ko, bacterid, gamot sa sipon, halak, at one eye cold. So lahat na yun, yun na yung lalo ngayong tag-ulan, huwag kayong mawawala ng ganyan. Okay, yung iba, bili kayo, yung iba-iba, daming ano eh. Ayaw naman magbanggit ng napakarami na ano, na mga gamot kasi nga hindi ko naman ginagamit. So yung kung ano lang yung ginagamit ko at yung anong yung proven sa akin, yun lang yung sinishare ko sa inyo, baka kasi makatulong pati doon sa mga newbie, lalo doon sa mga newbie baka makatulong. So ayun, ayun yung gamot guys. So sipon, halak, one eye cold, bacterid, bumili kayo sa Shopee, mas maganda kung kaya nyo bumili ng malaki. Kung yung iba gusto nila mag-herbal kayo, pero pag lagi ko sinasabi, pagka yung herbal, prevention, pampalakas ng katawan, prevention lahat, pero pagka may sakit na yung ibon natin, kunyari may sakit na talaga, kailangan yung gamutin talaga ng antibiotic o kung anong pwedeng gamot bukod doon sa herbal. Yung herbal naman lagi ko sinasabi, yung lagi yung herbal, walang kaso, napakadaling gamitin, walang overdose, wala lahat. Nag-herbal ka, gusto mong magbigay ng ibang vitamins, magbigay ka, walang kaso sa kanila yun. So napakaganda ng herbal sa mga ibon. So guys, sipon, halak, one eye cold, bacterid, 0.3, dalawang, hanggang tatlong beses yung bigyan, magaling na yan. So pera lang yung ano, meron yung ano, ang hirap din gamutin talaga nun guys. Kung meron kayong alam yung gamot sa one eye cold na parang may tahu-tahu dito, may dilaw-dilaw dito, ang hirap gamutin nun, suggest nyo o pakicomment dun para yung mga hindi nakakaalam. Minsan ako parang hindi ko rin magamot yung ganun eh. Yung may mga parang ano dito, yung may mga parang ano sa loob, parang may tao sa loob doon sa ano, may mga dilaw-dilaw sa loob. So kung meron kayong alam na mabilis na makapagpagaling sa one eye cold na mayroong ganun, so comment nyo lang guys, malaking tulong to sa akin, sa mga nanonood, malaking tulong to sa atin lahat. So guys, good luck uli sa mga race natin, good luck sa mga tinuturuan natin, good luck sa mga training natin, good luck sa derby. So happy lang tayo lagi. Good vibes. Susunod na yung ka-champion natin yan.